Ang low pressure area kanina alas 3 ng hapon ay tinatayang nasa layang 120 kilometers ang layo, silangan ng Davao City. Dahil sa patuloy na pagkilos dito sa Visayas at Mindanao area, asahan ngayong gabi na magiging maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Bicol region, Mimaropa, ganun din sa buong Visayas at buong Mindanao. Pinapayan yung mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar. Maging alerto sa mga posibleng pagbaha at paguho ng lupa at mag-monitor din sa mga posibleng localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Division sa Southern Luzon area, sa Visayas area at ganun din sa may bandang Mindanao. Samantala, inaasahan naman ang bugso ng amihan sa dulong hilagang Luzon, maulap na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Babuyan Group of Island, habang sa natitirang bahagi ng ating bansa, generally maaliwalas ang panahon maliban na sa mga pulupulong dagliang pag-ulan. Bukas naman, mararamdaman pa rin nga yung epekto ng amihan dito sa may bandang dulong hilagang Luzon, ganun din sa lalawigan ng Cagayan. Ang trough naman ng low pressure area makakaapekto pa rin sa Bicol region, kaya't magiging maulap pa rin dito sa nabanggit nating rehiyon, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog. Samantala, patuloy ngang inaasahan na kikilos pa kanluran at maapektuhan pa rin ang buong Visayas at nakararaming bahagi ng Mindanao bukas nitong binabantayan nating low pressure area. Maulap, kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa Zamboanga del Norte, Northern Mindanao, Caraga, Davao region at ganun din sa buong Visayas. Yung inaasahan naman nating bugso ng amihan, magdudulot ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan dito nga sa paligid ng Batanes, northern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Island, at maging dito sa northern coast ng Ilocos Norte. Hanggat maaari muna pong malaot dyan yung mga kababayan nating mangingisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Ang Global Spectral Model naman nagpapakita ng wind forecast simula ngayong araw hanggang sa darating na Huwebes. At mapapansin po natin, oh, dito sa may bandang Mindanao area, yung binabantayan nating low pressure, maliit ang chance ang maging bagyo. Subalit patuloy ngang inaasahang kikilos pa kanluran, at yung iba pa nating atmospheric models nagpapakita na posibleng dito sa may bandang Visayas Mindanao area nga kumilos itong naturang sama ng panahon. So, maapektuhan pa rin po itong central and southern part ng ating bansa within the forecast period. 3-day weather outlook, Metro Manila, mainit, medyo malinsangan, at kung magkakaroon mga pag-ulan na minsan may kasamang pagkidlat at pagkulog, mas mataas ang tsansa dakong hapon o gabi. Samantala, mapapansin natin sa Legazpi, tuloy-tuloy nga na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog for the next 3 days, habang sa Cebu naman inaasa natin yung gradual improvement ng weather sa darating na Huwebes at Biyernes. Sa Davao naman, 3 days inaasa natin na magiging mainit at maalinsangan ang panahon, at may mga isolated thunderstorm activity rin po, no, lalo na sa dakong hapon o gabi. Dito naman sa Metro Manila, ang araw ay lulubog ng alas 6:05 ng hapon at sisikat bukas ng alas 6:09 ng umaga. Karagdaga impormasyon online hinggil sa 4-day weather outlook ng iba pang bahagi ng ating bansa at weather conditions sa mga karatig bansa dito sa Asia, mangyari ding bisitahin naming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.